Good day everyone! My name is Joanne Tu, Senior Sales Consultant. Welcome back to my channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon sa video na to ay ang next generation Ford Everest. Malapit na po ito dumating dito sa Pilipinas, kaya naman pwede na po tayong magpa-reserve. Dahil siguradong hahaba ang pila nito sa dami po ng magkaka-interest dito. And of course, una sa pila, unang priority po. At eto na nga, masasabi ko na talagang marami ang magkaka-interest at mag-aabang sa next gen Ford Everest dahil sa malaki ang binago at mga idinagdag na features dito. At iisa-isahin ko po yan dito sa video. Ang next gen Ford Everest ay ready sa adventure. Meron itong exceptional comfort and masarap i-drive. Pwede ito sa straight road, muddy road, mabato, at kahit sa may tubig hanggang 800mm pa. Ang next gen Ford Everest ay may tatlong variants na pagpipilian po. Una na po dyan ang Ford Everest Sport. Next ay Ford Everest Titanium Plus. At ang pangatlo ay ang Ford Everest Platinum. Kaya naman merong tatlong engine na pagpipilian ang next gen Ford Everest. Ang una ay ang 2.0-liter single turbo diesel engine na nagbibigay ng power, torque, and fuel economy. Ang pangalawa ay ang 2.0-liter bi-turbo diesel engine na nababagay naman po ito sa may gustong more power pero kaya i-maintain ang fuel economy. At dahil marami ang nagre-request po nito, kaya naman maglalabas na po si Ford. Ito po ang ating pangatlo, ang 3.0-liter turbo diesel V6 engine. Inilabas ito para sa mga nangangailangan ng more power, torque for towing, and carrying heavy loads. At ang malupit pa dito ay meron itong space sa engine bay para naman pwede tayong maglagay ng second battery to power aftermarket accessories. O diba ang lupit, talaga namang ready ang Everest sa lahat ng gusto nating gawin. Ang next gen Ford Everest ay equipped din po ng power liftgate, hands-free functions. Kaya tulad po ng dati ay pwede pa rin po natin itong buksan at isara gamit po ang ating foot. And of course, dahil marami ang may gusto nito sa Everest, kaya meron pa rin po tayong panoramic moonroof. Kaya naman, ma-feel pa rin natin ang natural light from the sun. And makikita pa rin natin ang mga stars sa gabi. Habang nagbabiyahe, nakaupo man tayo sa first row, second row, and third row. At ito pa ang isa sa ikinagulat at ikinatuwa ko. Ang dating maraming airbags na ng Ford Everest na 7 airbags na, ngayon ito ay naging 9 airbags pa. Meron ito sa front driver and passenger, dual knee airbags, dual seat side thorax airbags, dual side curtain airbags, at ang far side airbags. Grabe na ito, talagang sobrang safe na safe po tayo dito sa next gen Ford Everest. Isa pa sa in-upgrade na features dito ay ang blind spot information system. Ito ay meron na rin po ngayong trailer coverage. Kung dati ang kaya lang suportahan ng bliss ay 3 meters beyond the bumper, ngayon ang system na ito ay kayang suportahan ng trailer up to 2.4 meters wide and 10 meters long. At ito pa ang isa sa pinalupit na features. Kung dati ito ay semi-auto active park assist, sa next gen ito ay naka-active park assist 2.0 na po. Ang maganda sa features na to ay sa isang press lang sa button ay makakapag-park na tayo kahit sa mga masisikip na espasyo. Ang system na ito ang gumagalaw sa steering, gear shift, acceleration and braking para mas madali makapag-navigate sa parallel and perpendicular na parking space. At ang pinaka-the best dito ay kaya rin ito ilabas sa parallel spot kapag kailangan. Ang next gen Everest ay equipped din po ng adaptive cruise control with stop and go and lane centering. Napapanatili naman ito ang preset speed and distance mula sa kotse sa unahan at kahit complete stop kung kinakailangan. Plus na de-detect din ito ang lane markings. Kaya naman nakakatulong ito na manatiling nasa gitna ang Everest natin. At bukod pa dyan, meron pa itong lane keeping system with road edge detection. Nakakatulong naman ito na mapanatili ang sasakyan from drifting mula sa carriageway sa mga rural na kalsada. Isa pa sa nagustuhan ko dito ay meron din itong reverse brake assist. Makakatulong naman ang reverse brake assist na bawasan o maiwasan ng banggaan kapag magba-back up sa pamamagitan ng automatic na paglalagay ng preno kapag may na-detect na bagay ang system sa dinaraanan ng sasakyan.
At talaga namang mas pinahusay pa ang safety features ng next-gen Ford Everest dahil meron din itong enhanced pre-collision assist with intersection functionality. Maganda rin ang features na to dahil automatic na mag-a-apply ng brakes upang maiwasan o mapagaan ang epekto ng accidents kung sakaling napaliko tayo across the path of oncoming traffic. Ginawa rin ang underfloor storage space para naman maging organized tignan ang likod ng Everest. Ang second and third row seats ay dinesign na ma-fold ng flat para safe na mailagay ang mahahabang gamit. Ang second row ay bench seat with 60s to 40s split folding seat back. Samantalang sa third row seats naman, ito ay naka 50s to 50s split fold. At ang maganda dito ay mayroong power outlets ang lahat ng row. Plus meron pa po itong wireless charger. Kaya naman very convenient talaga. At tungkol naman po sa power folding function na favorite po ng mga customer dito sa Ford Everest, kung dati ay third row seats lang, ngayon po sa top of the line, kahit ang second row can be folded at the touch of a button. But of course, ito ay nakadepende pa rin po sa market. Pag-usapan naman po natin ang harap ng next gen Ford Everest. Very strong and modern look, more progressive and muscular appearance. New design ng front grille at meron itong strong horizontal bar. Bago na ang design ng headlamps, ang Everest Sport ay naka C-clamp headlamps. Samantalang ang titanium at ang platinum, ito ay naka matrix headlamps with high beam. Bukod sa sobrang attractive nito, ay naibibigay rin nito ang better visibility, better control, at mas magiging confident tayo na mag-drive sa gabi. At talaga namang best ang lighting technology nito dahil meron din itong zone lighting. Kaya nitong makapagbigay ng sapat na liwanag sa buong paligid ng Everest para naman makapagtrabaho pa rin tayo or magawa natin ang mga gusto pa rin nating gawin. Isa pa sa pinaka the best na binago dito sa Everest, kung ang dati ay rear view camera lang, dito ngayon sa next gen, ito ay naka 360 view camera na. Upang mas madali po tayong makakita sa lahat ng direksyon, lalong-lalo na po pag magpa-park tayo sa masisikip na parking space. Isa pa sa malupit dito ay meron din itong off-road screen displays, vehicle information, and the front camera view ng terrain sa unahan with predictive overlay guidelines para naman matulungan tayo na maging handa sa mga obstacles. Napakaganda ng features na to dahil sa isang pindot sa button ay makikita na natin ang drive line, differential lock indicators, steering angle, guide, vehicle roll, and pitch angles. At talaga namang magiging proud ka na gamitin ang next gen Everest na ito dahil sa angking pagka-high tech nito. Dahil meron lang naman itong Ford Pass Connect o diba unique? Once i-connect natin ito sa compatible smartphone and sa Ford Pass app, ay pwede na natin ma-start ang engine ng Everest na ito upang painitin o palamigin ang loob. Pwede rin natin i-unlock o i-lock ang doors gamit lamang ang cellphone natin. Dinagdagan naman ng 50mm ang Everest track upang mas maging wider ito at matulungan tayo na mas makontrol natin ang Everest mapa-on or off-road. Mas pina-strong naman at ready for adventure ang roof rails ng next-gen Ford Everest. Kaya nitong suportahan ang static loads hanggang 350 kilograms at ang dynamic loads of up to 100 kilograms. Mas pinalaki naman ang angle ng rear glass sa third row seats, kaya naman mas may enjoy na ng mga nakaupo dito ang panonood sa labas habang nagbabiyahe. Sophisticated, elegant, and modern ang bagong interior ng next-gen Everest. Binasi ito sa modern homes kaya naman naglagay ng mas komportableng materials, premium finishes, and ambient lighting sa lahat ng area. Ang next-gen Everest ay naka-electric parking brake na at naka-e-shifter kaya naman mas class at mas malinis tignan. Upgraded rin ang digital instrument panels ng next-gen Everest dahil mas pinalaki ito sa size na 8 or 12.3 inch. Para naman sa mas komportableng interior ay gumawa ang Ford ng mas high-tech, mas latest na connectivity and technology features. Mas pinalaki and high-resolution portrait. Ito ay may size na 10.1 or 12-inch touch screens. Ang lupit, 'di ba, para tayong gumagamit ng malaking iPad dito. Equipped ito ng SYNC4 system. Isa itong digital assistant kaya naman makakapag-send ng message, makaka-call, makakapag-search ng location or directions, and more na ang gamit lang ay voice command. Meron na rin po itong navigation system at nakalink na rin po dito ang 360 degree camera with split view display. Mas madali na ang pumasok sa third row dahil mas na-forward na ang second row seats, kaya malaki ang space para makapasok.
So that's it, ilang pa lang po ito sa mga features ng Next Gen Everest pero sobrang nakaka-amaze na. At sa tingin ko, siguradong safe na safe po tayo dito. Very satisfied pagdating naman sa comfort and convenience. Napaka-spoiled naman natin pagdating sa driver assistance. Kaya naman, nakasisigurado rin akong magaan at masarap i-drive ito. Hope nakatulong ang video na to. At kung nagustuhan naman po nila ito, paki-like and share na lang po para magka-idea rin po ang mga friends natin sa Next Gen Ford Everest. Again, this is Joanne Tusing. Thank you for watching. Hope to see you again on my next vlog. God bless everyone.